Hindi nyo makikita sa mukha ko na nangihinayang ako dito sa mga pinakita ko dahil mahal sila, ganyan, may mga presyo sila, di ba? Kasi hindi naman natin pinupulot yung pera. Pero deep inside, nangihinayang ako, ayoko na lang isipin kasi ako lang din naman yung masasaktan pag ganun, di ba? Hello everyone! Welcome back to our channel. In today's video, ang isi-share ko sa inyo ay kung ano na ba yung mga halaman na parang pinagsisisihan kong bilhin ng paulit-ulit. Well, yung iba dito, paulit-ulit kong binibili, paulit-ulit kong binubuhay, at paulit-ulit din po ako naiirita. Hindi ko na maipapakita sa inyo or maisi-share sa inyo yung pinaka-actual photo noong mga ibang binabanggit ko dahil na maalam na sila. Pero meron silang mga naiwan dito na mga babies nila, mga pups nila, at yun yung ipapakita ko sa inyo. And then, hahanapin ko rin kung makikita ko yung mga photos nung mga halaman na maalam ko na. Hindi dahil sa sobrang mahal ko sila nabili kung bakit ako naiinis. Kaya lang minsan, kung iisipin mo talaga, sayang yung pera kung namamatay sila. Kaya naman, itong mga ipapakita ko sa inyo, ito yung medyo na ano ako, nalungkot ako ng very very light dahil sa mga nangyari sa kanila. Hindi ko alam kung bakit. At uunahin kong ipakita sa inyo ay itong pinagmamalaki ko. Pinagmamalaki ko, ito yung pinakamahal kong nabiling houseplant, si Philodendron Pink Princess. Ayan, hinahinaan natin yung boses natin kasi baka marinig na ganun kamahal pala yun, tapos ganito lang ginawa ko. Ayan o, hindi ko alam kung bakit sila nagkaganyan after kong iripat. Noong nabili ko siya ay palima na yung dahon niya, and then may sumulong o may sumilip na bagong dahon. Ang tagal ko kasi siyang hinihintay na yung pagka-unfurl ng dahon ng Pink Princess, yung pinakabago, ay tumigas kasi medyo malambot pa sila or medyo naka-fold pa. Hindi ako nakapaghintay. Ang ginawa ko, niripat ko agad sila. Okay naman yung potting mix, pang arrows yung pinang-pot ko sa kanila or pinang-dagdag ko. Kaya lang, napansin ko unti-unti after 1 week, naninilaw na yung dahon nila. Nagba-brown. Hindi siya naninilaw. Nagba-brown yung dahon nila. And then, nung time na ginanyan ko siya, nalaglag yung dahon niya. Yun din yung time na nalungkot ako dahil alam ko may something sa kanila. Sana makarecover pa siya kasi sa nakikita ko naman, may bagong tumutubo. Kaya lang feeling ko parang natutuyo din yung bagong tumutubo niya. At nabili ko siya ng 4,000 pesos. Magpa 5 leaves na siya nung kinuha ko or nung binili ko. Inatid pa siya dito. Pinagsisihan ko na niripat ko siya. Sana pala hindi ko na siya niripat. Kaya lang kasi, maliit yung pot niya, ganyan kaliit, and then lumalabas na yung ugat niya. Kaya ako siya naripat kasi naawa ako yung ugat niya, naiipit niya doon sa pinakailalim, lumabas na sa butas ng pot. Next, na ipapakita ko naman sa inyo ay itong aking string of turtles. Ayan. Kung napanood nyo yung video ko na niripat ko itong aking string of turtles, alam nyo ba, ito pa lang yung growth niya. Kasi yung iba, nangamatay na. Hindi naman siya na overwatered. Kaya lang feeling ko, mas gusto niya ng terrarium style. Ayan o. Or nakalagay siya sa moss. Kaya lang di ko pa siya na gagawa ng mga ganun-ganun. Dahil pinapa-establish ko siya. Although ito naman, November pa, nandito na sa akin. November or December ko siya nabili, worth 1,450 each yung ganito. Isang malaking puno yan. Tsaka ito, at bumili po ako ng dalawa. 1,450 or 1,400. Ito, yung isang pot na ganyan. Maliit kasi yung pot niya, kaya ako siya niripat. And then, ito po ay galing sa Korea, or basta imported na string of turtles to. At ito po yung nasa wishlist ko. Kaya lang, hindi ako masaya sa mga nagiging tubo niya dahil sobrang bagal at napaka arte niya alagaan. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang init ngayon, pero naka-filtered sun siya, pero inilagay ko na lang siya sa low light kasi etong mga string of turtles, pupwede naman siya sa mga bright light, low light, sa loob ng bahay. Kaya lang, ganun pa din po. At ngayon lang siya nagkakaroon ng konting suloy-suloy dito. So, sana magtuloy-tuloy siya para naman hindi masayang yung ating pera or pinambili natin sa kanila. Pera! Ang diin naman nun. So, next, ipapakita ko naman sa inyo ay, ano ba? Ay, ipakita ko pala muna sa inyo itong aking purple basil at yung aking mga mayana dito na pinadala ni Sol Luna's Garden. Thank you so much po, pinadala nyo. Ay, siya pala nag-deliver dito.
Ayan, si Sol Lunas Garden. Ang kapal na niya, naripat ko siya kagabi nung pagka bigay sa akin. At ang bango nito. Ito yung gusto kong bilhin sa kanya. Bango. Purple basil. Ang kapal na niya. Sa maghahanap ng purple basil, sa Lunas Garden, lalagay ko dito. Malapit lang siya dito. Sa kabilang kanto lang namin. At saka, ang dami niyang mayana. Iba't ibang variety at ang dami din niyang rare. So, back to our topic. Ang next na ipapakita ko sa inyo dito ay itong si Alocasia Green Shield na ewan ko ba kung bakit naman. Ito oh, kakalusaw lang. Ayan. Meron ako dito isang Alocasia Green Shield pero ito yung bukod tanging ayaw niya na magtuloy-tuloy at ayaw niyang lumaki. Meron ditong mga babies. Di ko alam kung bakit namatay. So, ang ginawa ko, nilipat ko siya dito sa gilid. At yung katabi nito, ng mga Alocasia sinuata, ganun din, naninilaw din. Hindi naman sila overwatered, hindi naman sila nadidehydrate. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ayaw nila dito sa place ko. Nabili ko to ng 350 pesos. Madami ka nang mabibili rin na halaman sa 350 pesos. Kahit na cuttings-cuttings yan. Meron pa palang isa, Caladium Black Magic. Meron din ako noon before. Kailang namatay din po siya. Nabili ko siya ng 800 pesos. Hindi ko na siya napakita before sa vlog. Kasi gusto ko siyang mag-establish muna bago ipakita at hindi siya nagtuloy. Lumago siya, kaya lang nung nilipat ko ng peso, hindi siya nagtuloy. And then next, eto, ipapakita ko sa inyo, nabili ko din po siya na, eto, isa rin siyang Alocasia. So, ang tawag daw dito ay Johnstoni, isang variety ng Alocasia siya na, hindi siya yung ano, Alocasia na elephant ear ha. Tingnan nyo yung itsura ng dahon niya, ganyan. Buti na lang may naisalba akong mga babies nito. At tatlong pot yung naisalba ko na babies nito. Pero yung pinakamalaki, doon ako nang hinayang. Kasi 1,300 ko siya nabili kay AE Plantita. And then ginawa ko, niripat ko siya. Hinati ko yung bulb. Inilagay ko siya dito sa gilid. Well, noong nabili ko siya, na-UP yung ano niya, yung pinakadahon. Nakaganyan. Na-yupi yung dahon niya, naputol yun sa pinakagitna and then nanilaw siya unti-unti na hanggang sa mag-yellow-yellow na. Plus pa yun, nakadagdag ng stress sa kanilang mother ay yung hinati ko yung bulb nila nung time na iniripat ko. At eto nga yung isang bulb na maliit tapos yung isang malaking bulb, hindi ko na alam kung saan ko siya itinanim. Gusto ko pa naman yun. Hindi ko na siya alam kung nasaan nung namatay yung pinaka-mother niya. Basta naipatong ko lang siya dito sa mga pots na to. And next na ipapakita ko naman sa inyo ay itong si Peperomia Russo. Dalawang piraso na lang yung natitira ko nito. Pero guys, nagkaroon ako nito ng lash. Nabili ko siya ng 1,500. Hindi nyo rin po yun nakita. At nalusaw. Alam nyo, itong mga peperomia natin, lusawin siya. Pag sa sobrang init, kahit na hindi natin siya na-overwatered or tamang-tama lang yung dilig natin sa kanila, namamatay pa rin sila. Nakailan akong ruso eh. Meron pa nga eh. Yung green rumpled or crumpled na tinatawag, meron ako na itong nabuhay. Ang mahal-mahal yung bili ko, nasa 1,500, lash na siya, tapos mamamatay lang. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mas mura, tigo 180 pesos. At yun po yung nabuhay. Ito naman, kaya ako pinakita sa inyo, gustong-gusto ko talaga ng Peperomia Russo. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ayaw niyang mabuhay-buhay sa akin. Well, actually, yung aking Peperomia Watermelon, ganun din naman nung una. Ilang beses akong namatayan, pero hindi ako tumigil. Pero dito sa Peperomia Russo na to, ilang beses na rin ako namatayan, hindi pa rin ako tumitigil. Nakabuhay po ako, kaya lang maliit. Nakakapanghinayang kasi ang dami kong nabili bago ko nakukuha yung kiliti. Actually, hindi ko pa nga nakukuha ng todo yung kiliti niya dahil nasa 2 months mahigit pa lang naman siya. Pero sana magdire-diretso ka. Iginaya ko yung potting mix niya sa Peperomia Watermelon ko. Tapos yung isa is yung may pumice. Ayaw niya, ang arty-arty naman. Pag sa bingget naman, kahit anong potting mix, nilalagyan lang ng compost. Buhay na buhay. Next naman na ipapakita ko sa inyo ay itong ating, hindi nyo rin to nakita sa vlog. Ay! Itong si ating Begonia Macarena. Ayan. Alam nyo ba, nung binili ko to ay super lush. Ganyan na lang po yung itsura niya. Ipapakita ko dito yung picture nung sinend sa akin ng seller. Kasi hindi ko at, ay, naanuhan ko pala, yung napicturean ko pala nung sinabi ko na nandito na. At ganyan na yung nangyayari sa kanya. Pero hindi ako tumitigil kasi ito yung isa sa nasa wishlist kong halaman, si Begonia Macarena. Ang ganda kaya niyan.
At alam nyo ba, nabili ko siya ng 2,000 pesos. Pero sa iba, 3,500, 3,000. At yung binili ko na to, kasing lush lang nung mga tigti 3,500, 4,000 na makarena. Kaya lang, ganito yung nangyari. Niripat ko lang naman sila at yung potting mix naman nila, well-drained. Nang hihinayang ako sa 2,000 ko. Tapos ganito na lang yung nangyari. So, sana mabuhay ulit. May sumusuloy pa na isang peraso dito at sana magdire-diretso siya kasi, hi! Ang mahal-mahal mo. Ang ganda kasi niya. Tingnan nyo, oh. Ganda ng daon niya. Hindi perfect yung mga daon na natira. 1, 2, 3. Kasi sa sobrang takot ko na malusaw sila, hindi ko sila dinidiligan. Or once a week ko lang sila dinidiligan. Kasi nung time na twice a week ko sila dinidiligan, unti-unti silang nalulusaw. And then nag once a week ako. Kaya lang, natutuyo naman yung iba dito. Ayan. At may sumusuloy naman na unti, na konti lang. Next sa ating listahan ay itong si Ruby necklace na tinatawag. Eto, ang dami ko ding nabili nito. Nung time na 25 pesos pa lang siya, ang dami ko nang nabili. And then, nung time na nag-trending siya at naging 100 pesos ang isang pot na dati ay tigto 25 pesos, ang dami ko din pong binili. Bakit ayaw ko sa kanya or nanghihinayang ako sa kanya? Pag na-full sun mo siya, ganito yung nangyayari niya. Natutuyo yung mga stem niya or hindi stem, yung mga dahon-dahon niya. Natutuyo siya unti-unti hanggang sa manlagas-manlagas na. Alam nyo, pag niripat ko to, nang ganito yung kanyang itsura, magdedire-diretso siya. Ang dami ko nang nabili nito, ang dami ko nang nabigyan, at ganun yung nangyayari. Itong si Ruby necklace, hindi ko alam sa kanya kung ano yung gagawin ko. Pag nilagay ko naman siya sa low light, ayaw din niya dito. So, hindi ko alam yung gagawin ko sa kanya. Pero siguro, sa susunod din na muna ako bibili. Kasi ganun din eh, nakarami na ako neto eh. Madali naman siyang alagaan sa umpisa, oo. Kaya lang, ganyan nga yung nangyayari oh. Natutuyo yung stem niya. And then next na ipapakita ko sa inyo ay itong si Silvery Ann. Ayan. Alam nyo ba, nabili ko to ng 1,800 at ganyan na yung nangyari. Ano ba tawag dito? Hindi na siya nagdidire-diretso yung dahon. Kaya bala ko siya na ipropagate na lang. May mga natutuyo pang dahon. Hindi ko alam kung bakit. Okay naman yung potting mix niya. Ayun nga lang, may lumalabas na naugat dito. At etong pole na to, nakatali siya dito sa ilalim. Kaya dito pa rin siya nakalagay kasi hindi ko siya mailipat dahil since nakatali siya, pag nilipat ko siya sa ibang paso, magagalaw yung ugat niya na nakadikit dito sa ilalim, eh baka mamatay. Nung time na 1,800 ko siya binili and then naka-discount naman ako pero hindi ako masaya sa kinalabasan niya ngayon. Ewan ko sa kanya kung bakit siya nagkaganyan. Pero ipopropagate ko na lang siya kasama nung aking mga pinropagate nun sa perlite. Baka sakali na, kasi meron pa naman siyang mga tumutubo. Ayan o. Ang ginagawa ko kasi, pag nandito na, ibinabalik ko ulit sila dito sa ibaba, itataas ko ulit, ganyan, pabalik-balik. Kaya lang natutuyo siya. Nandito lang siya sa bright light. Nung nilagay ko siya sa filtered sun, ayaw din niya. Kasi yung potting mix niya na nilagay ko ay perlite and vermicast with coco peat. And then the rest nun, hindi ko na inalis yung potting mix niya nung nakalagay dito. Ito lang ibabaw yung tinanggalan ko. And then ito yung last. Ito yung pinakamasaklap sa lahat. Wow! Bukod sa ano, mas dito ako nasaklap kay Philodendron Pink Princess kasi 4,000 siya eh. Madami ka pang mabibili sa 4,000. Ayoko na siyang isipin kasi masasaktan lang ako pag inisip ko na anong nangyari sa'yo. Kung mabuhay ka na lang, okay lang kasi di naman ako nagkulang dito kay Pink Princess. At pinakaano ko nga ito, pinaka-iingat-ingatan kasi pinakamahal kong houseplants ito eh. Mas mahal pa nga ito sa Monstera Deliciosa ko eh. Last na papakita ko sa inyo, etong mga caladium ko, lahat po ito ay mother plant worth 1,800 pesos each variety. So meron ako ditong 2, 4, 6, 7. Ito oh. Ayan, 7 to na variety. Hindi ko na makilala sila kung sino, pero may mga tag yung iba dito. Merong lipstick, may red glamour, mga mother plant to. Wala na, hindi ko na siya ano, nawala yung mga tag-tag nila guys. Ito, si, ano to? Thai Chai Chol. Ito yata yung lipstick na tinatawag. At ito, wala rin siyang tawag dyan,
Wala rin siyang tag. So, hayaan na. Surprise na lang kung sino yung tutubo. And happy ako kasi may tumutubo na siya na bago. Pinropagate ko na lang siya. Ayun, may tumutubo na po siya. At sana magdire-diretso. Sabi kasi nung seller, basta yung potting mix na nilagyan ko ay gamitan ko din daw siya ng garden soil or haluan ko kasi galing sila sa garden soil. Pure garden soil yung pinanggalingan nila. Or putik nga daw. Kaya baka hinahanap doon nila yung potting mix nila dati. So ang ginawa ko, nilagyan ko sila ng garden soil. Nanguha pa ako doon sa harap ng bahay namin para lang mabuhay siya. At happy to say, may umuusbong na siya. Kaya lang kasi, 1,800, tatlong order ang ginawa ko kasi mabigat eh. Sobrang lush to nung binili ko. Wala namang kasalanan sa seller kasi nung dumating sa akin, sobrang ganda. Dito lang. Hindi ko alam kung bakit sila nalagas dito. Meron ako ditong iba't ibang variety ng caladium. Ito kasi yung mga to, nilagay ko siya dito sa likod ko, sa area na to, mainit. Walang gaanong hangin na pumapasok. Well, ang ating mga caladium, ayaw niya ng sobrang init. Dito sa lowland, yung ating mga caladium, dapat nasa low light lang siya or sa bright light lang. Kasi alam nyo ba, dito sa akin, nilagay ko doon sa harapan ng bahay yung ibang mga caladium ko. Naging dormant, nalagas. Hindi katulad ng iba, well, hindi naman ako expert sa caladium. Kaya lang gusto ko, yung mga kinokolekt kong mga caladium ay magaganda yung kulay. Mag-i-stop na muna ako pagkukolekt ng caladium hanggat hindi siya nagiging lush. Itong mga to, 2, 4, 6, 7 talaga. Hindi nyo makikita sa mukha ko na nanghihinayang ako dito sa mga pinakita ko dahil mahal sila, ganyan, may mga presyo sila, di ba? Kasi hindi naman natin pinupulot yung pera. Pero deep inside, nanghihinayang ako, ayaw ko na lang isipin kasi ako lang din naman yung masasaktan pag ganun, di ba? Hindi pa naman sila namamatay at kaya ko pa naman siguro silang isalba. Hindi ako para malungkot, pero andun na eh, pag mag-aalaman tayo, expect natin na may mamamatay. Pero syempre, pag mahal ang presyo niyan, ibang usapan na yan, diba? Yun lang po ang laman ng video to at sana nagkaroon kayo ng idea kung ano-ano ba yung mga dapat ninyong bilhin lalo na kung nagtitipid kayo. Pupwedeng hindi mamatay sa inyo itong mga pinakita ko, pupwedeng mamatay din, pero sana hindi. Share ko lang sa inyo kung alin ba yung mga halaman ko na parang pinagsisisihan kung binili ko sila. Hindi naman ako nagkulang sa mga halaman ko sa mga ginawa ko sa kanilang pag-aalaga. So dito ko na i-end yung ating vlog. I hope you enjoyed it and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candilara, if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye!